tayo lahat. Si Jesucristo'y namuhay na nais sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukup ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon,
Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurit, magpuri sa Kanya. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Oon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Oon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Oon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan. Mga tao'y di na mayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makaagot sila ng 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. So, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Taas ang kamay ng mga may takot sa buhay. Taas ang kamay. Wala kayong takot, di ka natatakot mamatay. Lahat tayo may takot sa buhay, no? Kung minsan ang mga takot natin sa buhay ay nakakatuwa, bakit kaiga ninyo? Ano, minsan ako hindi ko sasabihin sa anong lugar, ano? Ako huy may nakitang ano, isang lalaki ko, kalaking mama eh, maskulado, nagtatakbo. Bakit? Ay takot at takot sa ipis. Akalit-liit ng ipis eh, tatakbo eh. Sabi ko, wala, lastik naman ito. Kalait-liit ng ipis, takot-takot, no? May mga tao na takot tuwing 15 at 30. Bakit?
ay maniningil, ay sahod, ay maniningil ng utang. Oh, yeah. Madami tayong takot, no? Pero tayo, meron tayong pangkahalahatang takot. Ano yun? Takot humarap sa problema at hamon ng buhay. Sino bang hindi takot dyan? Lahat tayo takot, no? Kasi hindi natin alam kung gaano kalaki at gaano kalawak ang problemang yan. Kaya kung minsan, kapag yan eh dumadating sa atin, nagugulo na tayo. Parang mga alagad sa ating mabuting balita. Meron silang takot na naramdaman. Bakit? Lumalakas ang hangin at sila ay nasa lawa ng Kapernaum. Kayo kaya, no? Ako'y nakaranas makasakay ng barko. Ah, iba talaga kapag malakas yung hangin eh. Talaga naman yung ano na laking-laki. Palagang dinuduyan ka, no? Left and right, no? Nakakatakot talaga, no? At hindi lang yan, masusuka ka pa. Hindi lang masusuka, mahihilo ka pa, no? Ay talaga namang lahat na lang santo'y tatawagin mo, no? Kaya ramdam dito ng mga alaga ng takot. At hindi lang yan. Sa konsepto ng mga Hudyo, ang anumang halimbawa'y dagat, lawa, para sa kanila, yan ang pinananahanan ng mga masasamang espiritu. Kaya ang takot nila ay hindi lang sa malakas na hangin, kundi dun sa lugar kung nasa saan sila. Subalit, hindi, napansin nila may naglalakad sa tubig, no? At ano ang sabi? Si Jesus pala iyon. Ano ang bungad ng Panginoong Jesus? Huwag kayong matakot. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Sabihin mo sa katabi mo yan. Huwag kayong matakot. No? Napakagandang pananalita ni Jesus. Huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat sinasabi sa atin dito, nandyan si Jesus. Sasamahan niya tayo. Amen? At hindi lang yun. Pagkasabi niya, huwag kayong matakot, ano ang kasunod na pangungusap na sinabi niya? Ako ito. It is I. No? Ego eimi. Me. At yung pananalitang ako ito, bumabalik tayo sa aklat ng Eksodo kung saan yung isang halaman na nagniningas, no? Kung saan ang Diyos ay nagpakita kay Moises, nung tinanong ni Moises, ano po ang pangalan ninyo? Anong sagot ng Diyos? Ako'y si ako nga. Sa madaling salita, ako. Para ba ganong sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot, ako ito, ang Diyos ang kasama ninyo. Napakaganda. Bakit? Sapagkat hindi man tayo karapat dapat sa kanyang pagmamahal, sa kanyang grasya, kahit tayo'y paulit-ulit na nagkakamalit, nagkakasala, heto ang Panginoong Jesus sumasama sa atin. Amen? Na kapag dumadaan na tayo sa mga pagsubok sa buhay, ang akala natin ay wala, wala, pero meron, meron, meron. Sumasama si Jesus. Nandiyan siya para tulungan tayo. Tignan natin ang unang pagbasa. Napansin ng mga unang mga Kristiyano, dumadami na ang mga kaanib ng simbahan. Dumadami na ang mga naniniwala kay Jesus. Subalit, kakaunti sila. Kaya sila ay nagdasal sa Diyos upang sila ay magkaroon ng idea papaano, no, mapapangasiwa ng ayos ang munting mga komunidad na ito na naniniwala kay Jesus. Kaya anong nangyari? Sila ay pumili ng 7 kalalakihan na tinatawag nilang mga diakono. Mga deacons, the first 7 deacons. Para ano? Para katuwang nila, para maglingkot, lalo't higit sa mga nangangailangan. Ipinapakita lang dito sa unang pagbasa na ang unang mga Kristiyano ay nananalig, nananampalataya at nagtitiwala na hindi sila pababayaan ni Jesus. At hindi nga, sapagkat sila'y nakapili ng 7 kalalakihan
upang sila'y tulungan sa ginagawa nilang mga ministeryo. At ito din ang tinuturo ng mabuting balita. No? Magtiwala lang tayo kay Jesus at lahat ay magiging maayos. Amen? Alam ko lahat tayo dito sa simbahang ito may pinagdadaanan. May daladala tayong problema. May dinadala tayong lungkot. May dinadala tayong mga kung ano-ano na bumabagabag sa ating isipan. Sa banal na misa natin ito, iyan ang ialay natin sa Poong Jesus Nazareno. Bakit? Sapagkat siya ay nagsabi, huwag kayong matakot. Ako ito. Kaya tama yung aking nabasa. Kapag ikaw ay naliligalig, magdasal ka. Kapag ikaw ay nalulungkot, magdasal ka. Kapag ikay pinagdadaanan ng problema, magdasal ka. Kapag ikay lumuluha, magdasal ka. Bakit? Ang Diyos ay nandyan, ibibigay niya ang tulong sa ating pangangailangan. Amen? Amen? O yan, natatandaan natin mga kadiboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tayo'y napunta sa simbahang ito ay para tayo humingi lang tulong sa Kanya upang tayo gabayan sa ating mga buhay-buhay. Subalit higit sa lahat, hindi lang ang tulong niyang hinihingi natin. Kaya tayo napunta dito ay upang palakasin ang ating mga kalooban, ang ating mga puso at ating isipan. Huwag tayong matakot, kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen? Sabihin nga natin, kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Mas malakas! Pinakamalakas! Kaya kung kasama natin ang Poong Jesus Nazareno, huwag tayong matakot harapin ang hamon ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig na Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya ng may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan, ang ating itutugon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. At sa ating katahimikan ay ating itaas sa Diyos ang ating mga pansarili at mga natatanging mga kahilingan.
Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang uhulan mong bigay, ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Pinupuri kita, Oon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa na sa ibingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagtihiwang puhunan mong bigay, ang alak na tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay upang siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkapatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Thank you.
mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ay amin nawang ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alaala sa anak mo mahal na naguto si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-iwi ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Nazareno, dinahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.